pagkabit ng misis ng nawawalang seaman, nagsama na sa iisang bubong? Viral na viral ngayon social media ang napapabalitang bagong update umano sa kaso ng nawawalang seaman. Ayon sa balita, nagsama na raw umano si misis at ang kanyang kabit sa iisang bubong. Nalubos na nagpalungkot sa pamilyang Bulahan at ng mga netizens. Maliban pa dyan ay muli na namang nagparinig ang kapatid na babae ng nawawalang sima na si Rosnel Bulahan Davis sa mga kapulisan na nag-iimbestiga sa kadahilan ng pahanggang sa ngayon ay wala pa rin umanong nangyayari sa naturang imbestigasyon. Ayon kay Rosnel, kumusta na? Ano na po ba ang latest news sa case ni Marnel Bulahan? Ganun pa rin po ba? Wala pa rin po? 7 months na wala pa rin kayong lead? Nag-iimbestiga po ba kayo? At dahil dito, maraming mga netizens ang nagbigay ng kanilang suporta sa pamilyang Bulahan dahil makikita naman na totoong mabagal ang naging imbestigasyon. Maraming lumalabas na balita na lumantad na raw umano ang kabit ng misis ng nawawalang seaman at nagsama na raw ito sa isang bubong gayong hindi pa nakikita ang nawawalang seaman. Ayon pa sa mga netizens, mukha yatang nagsasaya si misis sa piling ng kanyang kabit gayong ang pamilyang Bulahan ay patuloy pa rin ang pagsisikap na makita si Marnel at mabigyan ng katarungan ang kanyang pagkawala. Ayon pa sa balita, ang naturang kabit umano ni misis ang magsisiwalat na may kinalaman ang misis nito. Kaya nangangamba ngayon ang publiko na kung tuluyan na ngang nagsama si misis at ang kanyang kabit ngayon ay lubhang malabo na mangyari na magsasalita ito sa kanyang mga nalalaman sa totoong nangyari sa bigla ang pagkawala ni Marnel Bulahan. Pangarap naman ang pamilyang Bulahan na kahit makita man lang nila si Marnel dahil sobrang namimiss na raw nila ito. Dagdag pa nga ng kapatid ni Marnel Bulahan, kung gusto pa raw ba ang mga otoridad na sila na mismo ang magsasabi sa mga taong sangkot umano sa pagkawala ni Marnel Bulahan. Marami ngang mga netizens na gustong matuldukan na ang kaso ng nawawalang seaman para maging payapa na rin ang lahat. Ayon nga sa kapatid ng nawawalang seaman na si Rosnel Bulahan Davis, bakit po ganito ang batas sa Pilipinas? Maliwanag pa po sa sikat ng araw na may kinalaman o alam si Chila o ang pamilya niya sa pagkawala ni Marnel. Sila po ay person of interest dahil sila po ang huling kasama ni Marnel nang mawala ito sa sariling lupa niya. Unang-una po, mali-mali po ang affidavit nila sa PNP at interview nila sa Rafi Tulfo in Action. Kahit po ang PNP dumalag ay parang tanga at walang alam during interview, mapapanood niyo naman po yan sa Rafi Tulfo in Action, YouTube Part 1 to Part 4. Pangalawa, pumayag sila na magpalay detector test para po matundukan ang pagdududa ng pamilya namin sa kanila at para po malinis din nila ang pangalan nila. Pero nag-back out po sila. Pangatlo, nasabuin na po sila ng NBI for questioning. Pero hindi po sila pumunta instead. They have their lawyer write a letter to the NBI. Inuulit ko po, hindi po pumunta ang Fuliga family sa NBI. Later lang po ng abogado nila ang dumating sa NBI. Pang-apat, ang sulat niyo po sa NBI affidavit, it stated that she is a widow o balo. Bakit doon pa lang sa sulat di na gumawa ng aksyon ang NBI para ma-question siya na bakit widow siya? Alam niya ba na patay na si Marnel or may death certificate ba ito? Kasi hanggat walang katawan, missing pa rin si Marnel. Pero di po yun na question at ngayon po sumulat ulit yung abogado nila sa NBI at binago nila na instead of widow, pinalitan nila ng married. Nakakainis lang po at napaka-unfair. Opo, wala po tayong witness pero sa lahat ng ginagawa nila, talagang sila ang person of interest. Ang daming loopholes, alam ko na si Chila lang ang makakasagot ng lahat ng ito. Nasaan si Marnel Bulahan? Alam ko na may alam ka Chila at itong pagkawala ng kapatid namin ay hindi lang po ito basta-basta. May malalaking tao pong involved dito kung sino man yang pinoprotektahan nyo, tang ina kayo. Kaya napanghinaan na rin kami ng loob, minsan kasi 6 months na pero wala pa rin nangyayari. Si Rafi Tulfo in Action, kayo lang po
talaga ang makakatulong sa amin, kaya tulungan niyo po sana kami na malaman ang totoo. Kung ano po talaga ang nangyari kay Marnel noong October 6, 2020. Tulungan niyo po kami hanggang sa huli na makamit ang hustisya para kay Marnel. Marami pong salamat sa lahat ng dasal at sa lahat ng concerned citizens na nakikiluksa po sa amin. Hashtag Justice for Marnel. Narito naman ang mga naging komento ng mga netizens. Kaya nagtataka rin po ako sa aksyon ng otoridad kasi parang wala lang. Wag lang di lang masabi na nagpunta sila nag-iimbestiga. Ganun lang. Grabe talaga, dapat butas ng huliga. Family, pero laya pa rin sila ano? Baya, nagtanga-tangahan lang ba o tanga lang talaga? Yung mga personal papers po kay ni Sir Marnel, natanong din ba ng mga kapatid niya kung nasaan ang mga ito? Dapat alamin din nila kung nasaan ang mga papers ni Sir Marnel tulad ng Seaman's Book Passport. Dasal lang po tayo, dadating rin po ang araw na mananagot po ang may sala. Kung may alaman po mga bata sa nangyari sa tatay nila, wala rin po magagawa dahil takot at mga bata pa. Dadating rin ang araw na magkakaroon na ng isip at matuto ng lumaban ang anak nila, magsasalita at magsasalita po yan. Ano pa ba hinihintay ng NBI at pulis dyan sa lugar na yan? Kaya di nakapagtatakan hanggang ngayon iwala pang linaw ang pagkawala ni Sir Marnel. Kawawa nga lang talaga siya kasi hanggang ngayon di pa malaman kung ano ba talaga nangyari sa kanya. Bakit niya nasabing widow na siya? Para sa akin, ang salitang ito ni Chila ay talagang ina-assure na niya na wala na talagang buhay si Sir Marnel. Magbigay ng warrant of arrest po dyan kay Chila, bakit po wala pang update para malaman ang katotohanan? Kung kailangan gamitan ng santong paspasan, gawin na ng NBI para patapos na ang lahat ng mga katanungan ng mga netizen. Mga pamilya ni Chila, kapatid sila, ang dapat tanungin, huwag titigilan hanggat hindi mapaamin sa pagkawala ni Marnel Bulahan. God bless po sa pamilya ni Marnel Bulahan. Parang tanga at baliw si Chila, no? Kasi nagsasabi na niyang widow na siya, OMG, napakalinaw talaga na wala talaga siyang pakialam sa husband niya. Ang kapal ng mukha ni Chila Fuliga, buong mundo na ang nakakaalam, didma pa rin. Hashtag Justice for Marnel Bulahan. Diyos ko, ikaw na makasolve sa problema ng Bulahan. Si Chila ang person with interest, bakit hindi nila hinuli si Chila at ang kanyang mga kapatid? Ang Diyos lang po nakakaalam sa totoong nangyari sa nawawala. Ipapasa Diyos na lang po natin ang lahat. Hindi siya natutulog araw at gabi. Darating din po ang oras at panahon nila. Mababaya din po ang mga salary na yan. Ibabalik din po ng Diyos sa mga salary na yan ang sakit na nadarama ng pamilyang Bulahan. Patuloy lang tayong magtiwala sa Diyos. Baka buhay, itinago lang nila at ikinulong. Sir, tulungan niyo po ang pamilyang Bulahan hanggang sa makamit nila ang hustisya para sa kapatid nila. Tanging kayo lang po talagang makakatulong sa kanila. Huwag kayo mawala ng pag-asa dahil walang crime dito sa mundo na hindi mabubunyag at mababayaran ng may sala. Lahat kakampi sa pamilya Bulahan.